at least 24 areas are expected to experience dangerous levels of heat index today. PAGASA says that includes Pasay City in Metro Manila, which is forecast to log 42 degrees Celsius heat index. The highest heat index for the day will be in Dagupan City, Pangasinan, with 46 degrees Celsius, followed by Aparica, Cagayan, Aborlan, Palawan, Rojas City, Capiz, Iloilo City, and Zamboanga City. People may experience heat cramps and heat exhaustion, while heat stroke is also possible with continued exposure. Let's talk more about heat index and today's weather outlook. PAGASA weather specialist Benison Estareja is joining us via Zoom over the phone. Magandang umaga. Magandang umaga po, Sir Angelo and Ms. Sir Angelo and Ms. Angela. Yes, tama ba yung narinig namin, 46 degrees Celsius heat index sa Dagupan? Ang gusto ko lang po matanong, why madalas sa area na yun ang pinakamataas na heat index? Yes po, kung kahapon nakapagtala tayo ng heat index sa Dagupan ng 47 degrees, we are expecting po today na aabot pa rin siya ng halos similar, 46 degrees Celsius. And malaking factor po kasi na itong Dagupan is mababang area, tapos highly urbanized na rin po siya, tsaka medyo malapit po siya sa karagatan. Kaya nakaka-experience sila ng collectively mainit na panahon. Okay, so we've seen a lot of report, Benison, ano lang sasabi na talagang asahan pa natin na masitindi pa ang init ng panahon na mararanasan natin. Ang question dyan ngayon, kailan po ang peak nitong mainit talaga na panahon natin? Currently, nasa kasagsagan na talaga tayo ng panahon ng tag-init, pero ini-expect pa natin na akyat pa po yung ating mga air temperatures plus yung mga heat indices natin pagsapit po ng first half of May po. Mm-hmm. Wait lang, sabi mo, Benison, tataas pa ang temperature. So, ano yung pinaka-mainit na pwedeng maranasan natin? Kasi ngayon, 46 ang heat index. So, come May, ano yung ma-forecast yung pinakamainit na pwede natin maranasan? Pagsapit po ng Mayo, posibleng mas marami pang lugar dito sa Luzon and even western sides of Visayas and Mindanao mga ka-experience po ng dangerous levels, more than 42 degrees Celsius. May mga pagkakataon po kasi nitong mga nagdaang taon na umaakyat din sa 50 to 52 degrees Celsius po yung ating heat indices. Kaya hindi na siya malabong ma-experience din po for the first 2 weeks of May. Benison, ito ba yung tinatawag nilang heat wave parang nararanasan sa ibang bansa? Well, yung heat wave naman po, so far wala pa naman tayo na-experience sa ganyan. Okay. At makakapagtala lamang tayo ng heat wave kapag po way above the average or normal temperature. Kunwari po, kung dito sa Metro Manila, we have an average of 35 degrees Celsius for the month of April. Kapag umabot po siya ng tuloy-tuloy na 38 degrees or higher ng ilang araw or ilang linggo po, then doon pa lamang tayo magde-declare ng heat wave. But so far po, nasa average pa rin naman yung ating mga maximum temperatures. Okay. Mm-mm. And sa kabila nga po ng init ng panahon, posili pa rin daw na magkaroon ng mga pag-ulan, lalo na po doon daw sa may bandang Mindanao. Ano po ba yung dahilan po nito? Sa Mindanao naman po, may mga pag-ulan sa ngayon, lalo na sa Davao Region and Soxsavjen dahil doon sa low pressure area na nasa labas naman ng ating FAR. So yung extension ng LPA na yun is affecting and will affect hanggang bukas itong mga nasa Southern Mindanao po. Meron pa po ba tayong mga iba pang weather disturbances na binabantayan po ng PAGASA? Apart from that LPA na hindi naman magiging bagyo o hindi naman papasok po ng ating FAR, wala naman tayong panibagong disturbances na aasahan hanggang sa possibly next week po. Yan, and Benison, sa gitna ng mga grabing temperature na mainit ngayon, ano ang mga reminders mo sa public para at least man lang we can stay as safe as we can during these times? Lagi po nating re-remind yung ating mga kababayan na uminom ng tubig, tapos iwasan po talaga magbilad sa araw, lalo na from 10 a.m. hanggang 4 p.m. And kung sakasakaling lalabas sila ng bahay, is magdala pa rin po ng payong, sombrero, shades, hanggat maaari, or sunblock para iiwas tayo sa mga sakit, lalo na sa heat stroke.
So ulitin ko, Benison, sabi mo 10 a.m. to 4 p.m. Yan ang medyong danger zone natin. Tama po. Sige. Alright, maraming salamat po sa inyo, Pag-asa Weather Specialist, Benison Estareja. Kasi minsan, ngayon, tatanong mo pa eh, kasi diba, mga doktor, lalo na sa mga bata, kailangan ibilad yung mga anak nila sa araw. Tatanong mo nga ngayon, kung 8 o'clock to 9, pwede pa eh. Pero parang masakit-sakit na rin sa balat yung mga 8 o'clock. 10 to 4 ang danger zones ngayon sa yes, time. Yes, I know. Pero sa init after, ng araw ngayon, parang kahit kasi, 8 o'clock, masakit pa rin sa balat. Diba sabi na after 2, pwede na. Ngayon, after 4 na daw po. Kung mag-walking, unless may park ka, tapos may shade, may mga trees, di ba? But then again, check muna yung temperature sa area nyo.